What's up mga gilagids? Ngayon sa video na ito na ating matutungayan ang pagstay ko sa pinakamurang hostel sa Bangkok. Bilang traveler, syempre ang unang hahanapin ang mga budgeted hostel, pero paano kung sinabi ko sa inyo na mag-overnight ako sa worst rated hostel sa Bangkok? Pero bakit parami pa rin mga turista na nagstay sa hostel na ito? Siyasatin natin kung totoo nga ba ang mga sinasabi nilang worst rated hostel na ito dito sa Bangkok. Tara at tungayan natin sa video na ito. Pero mukhang okay naman kung kakayanin naman itong... I have my own luck, it's okay. Luck? I have my own luck, it's okay, yes. But you have to use your own thing. Your own thing. Pagising ng umaga, agad na sa kaye. Alam mo na sa kanya, walang pangtamad at lang. Buhay ng tao, bawat kwento'y kayaman. Sa bawat pag-ikot, daming natutuklasan. Hinahanap han at tigis, walang tigil. Siya ang nagumudyok, bawat fito'y buhos dilig. Mula Luzon, Visayas, Mindanay, kanyang batid. It's stories sa puso't matay, di malupig. What's up mga gilagits? So, nandito po tayo ngayon sa pinakamurang hostel dito sa Bangkok. Bago po ito i-book, binasa ko muna yung mga reviews, pero most of them maraming negative feedbacks about sa hostel na to. Pero may mga Pilipino din na nagstay dito. Nag-ask din ako kung okay ba siya. Pero wala naman ano, okay naman din, safe din mga gamit. Pero based on the reviews, ganun din na nawawalan mga gamit din. Wala naman kong ano, nakita mga compliment na mga kababayan po natin. So sisilipin natin at i-review natin ang sinasabi nilang most affordable and worst hostel ever here in Bangkok. Alam nyo ba ang bansang Thailand ay isa sa mga pinakamababang cost of living sa buong mundo? Batalas ito dinarayo ng mga turista dahil sa bangganda ng kanilang bansa. Kahit ako, first time ko pumunta sa Thailand. Pero bago ako pumunta sa Thailand, i-review ko muna ang hostel na tutulungan ko. Marami na akong nabasa ng mga negatibong komento mula sa kanilang karanasan. Habang nagbabasa ako ng mga komento ay talagang parang natakot ako. Pinunod ko muna sa mga ibang foreign vloggers sa YouTube tungkol sa hostel na yan. Pero based sa aking research, wala pang Pino na gumagawa ng content tungkol sa hostel na yan. Pero may nabasa ko na nawalan daw ng gamit. Yung iba may mga malilit na klase na insekto na nanirahan sa kwarto. Pero hindi rin natin masabi. Kaya sa pagkakataon nito, wala akong kasamang assistant or videographer. Hindi ko alam kung ano kaya mangyayari, pero hindi masama kung hindi mo susubukan, di ba? Kaya pagdating ko sa mismong downtown Bangkok, hanapin ko muna ang hostel na tutuluyan ko. Ngayon, problema ko ngayon, kailangan ko mag-install ng isang app. Yung pinaka-safe talaga is mag-taxi using bot application. Sobrang init, parang nasa sauna lang ako. Bilang solo traveler, unang transportasyon ay ang taxi, pero para manigrado lang, kailangan kong gamitin ang Grab papunta sa hostel na tutulungan ko. Thank you, Lord! Oh, it's too hard. Yeah, not right. Thailand's too hard, right? Yeah. Dahil sobrang excited ako, dumiretso ako sa pinaka-affordable na hostel sa Bangkok. Ito ay ang Ploy Hostel. Unang makikita nyo, may mga katabing hostel na malapit daw ito sa Khaosan Road. Marami ding backpackers na nag-stay sa lugar na ito. Anyway, nakita ko sa aking mata ang Ploy Hostel. Wow, okay na dito pa tayo sa isa sa mga pinaka-murang hostel dito sa Bangkok, which is the Ploy Hostel. Pero alam mo ba, maraming talagang nababasa ko ng mga feedback. So babasok na tayo. Noong naghanap ako sa mga sikat na online booking, lumabas ito sa pinaka-murang hostel sa Bangkok, ang Ploy Hostel. Kung makikita nyo, ay malinis tingnan ang mga litrato. So, ayun na nga.
Dumiretso na ako sa reception para sa reservation. Pero noong nagtanong ako sa receptionist tungkol sa pagtabi ng mga gamit, ito ang sabi niya sa akin. Where's the key? You have to use your own key. Your own key. Meron naman silang locker pero medyo may duda na ako dahil kailan daw bumili ng susi sa 7-Eleven para sa locker. 7-Eleven for you can buy. 7-Eleven? Yes. You can use anyone. Don't use this one. How about the important things? The key? No, important things na the big. Do you have a bigger, the bigger one? Bigger one is all. Bigger ones, only small ones. Bigger ones are all full now. You can use two. Kung saan doon ilalagay ang mga mahalagang gamit pero hindi ko na lang siyang ginawa bilang pag-iingat dahil halos mga kabuhayan ko ang nakasalalay dito. This one, you can use. I have my own lock, it's okay? Lock? I have my own lock. This one, like this. But you have to use your own key. Your own key. So I will buy it. Yes, you can buy. You will buy. 7-Eleven. Yes, 7-Eleven store. Near 7-Eleven store. You can buy. Pagpasok pa lang sa loob ay kailangan iwanan ang mga sapatos at tsinelas dahil hindi pwede ipasok sa kwarto. Ito ay isang traditional ng paggalang ang mga ties ang hindi pagpasok ng mga footwear sa loob ng kwarto o sa bahay. So this is my shoes. I have it. Yes, thank you. Pag-akit ko pa lang ay medyo masikip at makitid. Pinapapesto ako doon sa fourth floor ng hostel kaya kailangan talaga tiyagaan sa pag-akyat. Habang umakit ako ay ramdam ko talaga ang init at medyo makulog. As in makulog talaga yung kapaligiran at yung hangin. Fourth one? Yes, the last one. Pagpasok ko sa kwarto, ito ang itsura. Pero kung makikita nyo sa larawan na pinost sa mga online booking app, malinis ang tingnan. Dahil dito natin makikita ang expectation versus reality. Oh, meron siyang ilaw. Pagkas lang siya sa Pilipinas. Yung saksang nito. Ito yung stain ko na yan. Worth nasa 200 to 300 per night in peso. Pagkatapos, kailangan ko lumabas ng hostel para maghanap ng makakainan pero nandun lang pala sa tapat ng mismong hostel. May nakukwentuhan sa labas at halos mga ibang dayuhan nagstay dito at wala akong makausap na kapwa Pilipino. So ito yung ano, yung Lloyd, okay? So magkakatabi lang pala yung ano, yung mga hostel dito sa Bangkok. Ito yung malapit sa Kaohsiung Road. Ngayon magpapahingan muna tayo dahil kailangan natin ng lakas para bukas. Dahil makipagkita ko and baka mag-interview ko. At ngayon, nagugutom muna ako. So, harap tayo makakainan. Okay, harap tayo makakainan dito. Sawadee ka. I'm first time in Thailand. Philippines. I just taste the Thai food. Pero nakausap ko si ate na nagluluto ng Thai foods. Nagkwentuhan kami, buti marunong siya magsalita ng English. At ito ang unang pagkain na natikman ko sa Thailand. So mga kalagits, tikinan po natin ito. Ito sa mga delicacies ng dito sa Thailand. At first time ko ito. Tsaka na ako mag-bad guy. So ito muna. Meron siyang ginilid tsaka gulay. Pero hindi ako nagtigin ng spice. Pero nagtigin ng spice. Kunti lang. Actually, ano, based sa Google Map, magkabilaan kasi 7-Eleven, pero yung 7-Eleven pa yung malapit, yung pupuntahan ko ngayon. So, meron tayong bibilihin. So, explore muna tayo dito sa malapit sa hostel na tinutuluyan ko ngayon. At syempre, first time ko pumunta sa Thailand, sumasagi talaga sa isipan ko na bumili ako sa 7-Eleven, pero hindi lang bibili ng pagkain, kundi bibili ako ng mga essentials. Dahil sobrang init dito at talagang kulob,
kailangan ko maligo. Maliligo muna ako mga dilapids. At harap lang ako na shower dahil sobrang init. Initan ako. Pero okay naman. Actually, walang naging problema so far. Pero tinan natin in the next couple of nights. Pero mukhang okay naman kung kakayanin naman itong... Ito yung bintana pero ang buba nito. Imbis na sariw ang hangin. Syempre na sa city tayo. Nagbubuka siya ng mainit dahil ventilator yung nasa labas. Tapos may kasamang init dahil sobrang init na daw dito sa Thailand na mas mainit pa kaysa Pilipinas. So, punta tayo sa toilet. So, tinan natin kung talagang may amoy. Dinindan ko rin yung kubeta pero halos normal naman yung amoy kapag hindi malinis yung CR. So, mga gilagis, dito po tayo ngayon. Dito na ba sa loob ng bathroom area to. Okay, so kung makikita nyo, ito yung sprinkler. Okay naman siya. Pero ang disadvantage talaga is globe yung init dito. Para ka nagsauna. Okay, napawisan na nga ako. Grabe. Ito yung kasabitan ng mga damit, tuwalya. Ito lock. Pero safe naman. Goods naman siya. Hindi ko sure pero dalawang shower room per floor ito. Kung hindi ka naman maarte, okay lang naman. Dahil importante talaga sa kung backpacker ka, kailangan mo talaga, hindi man nagtitaste. Kasi ang importante talaga is makatulog ka na maimbing. Yun ang pinaka-importante. Okay. Lagi mo natahayin na yung sabon. So, ito yung tuwalya. Dala-dala ko ang mga importanteng gamit para manigurado ako na wala mawala sa akin ng mga gamit dahil ito ay mahalaga sa akin. Ang purpose ko is maglagay ako naman. Dinala ko na talaga mga wallet kasi for the safety dahil mayroon akong balita na nababasa ko based on my review, maraming daw nawawala ng gamit. Mas importante talaga yung safety ng gamit. Maganda yun sigurado. Ito wallet, passport, Osmo camera nandyan. Ito yun, ito yung lagay, pouch, lagayin ko na cellphone. Pero dinadala ko talaga dito kasi mas maganda kasi yung nag-iingat. Pero ang advice ko dito, secure always yung mga gamit din. Yun lang. So ito nga, tapos na ako maliko. Pahinga muna tayo ngayon. Hindi tayo mapagala tonight. Let's see tomorrow kung ang anong resulta. Dahil may nabasang comment na meron daw malirit ng mga hayop na gumagali dito pero so far wala pa naman. Pagising ko sa umaga, halos nakapagpahinga ako dahil sa jet lag. So good morning mga gilags. Okay naman, napahimbing naman ako natulog. And so far so good. Okay naman, goods naman. Ang importante talaga hindi ka ma-arte. Yun ang importante talaga. As a backpacker at budgeted traveler ka. Yun, maging practical ka sa buhay. So, maliligo lang mo na ako. Diretso ligo ako at halos natutulog pa ang mga kasama ko sa kwarto. Ipinagpatuloy ko mag-explore sa buong hostel. So, mga gilag, sa bababa na tayo, okay? Pero, so far, so good, okay naman. Wala naman nangyari at kompleto naman gamit ko. Pero, hopefully, huwag sana maranasan sa akin yung ganyan. In Jesus' name, huwag sana mangyari. In Jesus' name, huwag sana mangyari. Yun. Yung kagabi puno yan. Pero, nasa kaso naman nila. Pero, di siya, di naman quality yung yung CR. Pero, kung hindi ka naman masailan, mas okay. Kung makikita nyo, may mga nakasabit na mga damit. Pati makatwalya sa fence ng hagdanan, pati din sa terrace. Meron din nakasabit na mga damit sa mismong lobby. So dito tayo, second floor, shower room. Malinis naman, pero may mga paanat din. Toilet. Ayan. Okay, shower room ito. Okay naman. Medyo maaaling nga so yung kanilang CR, pati yung shower room. Okay, same pala to. Ano mo? Oh. So, syempre yuyuko pa. Tapos din naman ceiling. Ito din. Yuyuko ka talaga kasi mungutog na ako dito. So, ito yung meron silang bag sa taas. Di ko alam kung paano nila nilagay. Sapatos na ako. Okay, ito yung sabatos na bigay sa akin ng pinsan ko. Thank you so much, Ate Iwi. Mega love shoutout sa'yo. Meron pala silang wifi pero sakto lang yung lobby. Pwede pang workspace. Meron naman CCTV pero hindi ko alam kung gumagana ba. At kung titinan mo,
parang mababang klase na CCTV na nakakakabit. At mapapansin mo din yung pinto, hindi siya lagi nakalock. Kaya may duto na talaga ako na hindi talaga safe. At medyo mababa yung security ng mismong hostel para sa mga turista. Okay, meron naman silang plato. Yung nasa aking likuran. May free coffee pala. So, ito yung baso. As usual, kanya-kanyang hugas dito. So, mukhang malinis naman dito, pero hitin sa loob. That bad naman pala. Kasi kung nagtitipid kayo dito, it's okay. Wait. Meron silang ice cream. Ito ice cream. Ito yung ice cream ng Thailand. Ito yun. Okay, meron sila 50 baht, 40 baht. Medyo medyo mahal nga lang siya. Dahil sobrang init sa Thailand, may oras talaga ang pagbukas ng aircon. Hindi gaano kalamig. Pinapatay nila ang aircon ng 10 a.m. hanggang 6 p.m. Kaya hindi siya worth it magstay ng tanghali tapat. Kung transportasyon ang usapan, malayo ang MRT at BTS ang hostel na tinutuloyan ko. Kaya nilakad ko ng malayo hanggang makarating sa pinakamalapit na MRT kahit sobrang mainit na ang panahon. Kung mapapansin nyo, talagang daladala ko yung buong gamit. Kabilang na ang camera, lenses, pati na rin yung laptop. Di bali mabigat ang dala ko. Ang importante, safe pa din ang mga gamit. Kaya mas mabuti talaga maging sigurado. Pagbalik ko ng hostel, observe ko muna yung kapaligiran. This is my second night dito sa Ploy Hostel. Chiles ko buhay pa. So, kailangan ko magubad. Akita tayo mga gidagids. Habang umakit ako, nirecord ko talaga yung video bilang pag-observe ng paligid. So far, halos pares lang siya sa ipinakita ko kagabi sa video na nirecord ko. Kapansin-pansin din yung hagdanan ay talagang gawa sa kahoy. At ito na nga, baglakit ko na dahil makulog yung mainit na hangin. Pero nung gumising ako, may naramdaman ako. Medyo makate yung binti ko pati yung hita ko. May mga konting pantal. Siguro may mga kumakagat sa akin ng insekto habang natutulog ako. So nakapag-ayos na nga ako ng mga gamit at kailangan ko na mag-out. Okay, so mga gilagis sa totoo lang kailangan ko rin umalis. So maglilibat na ako sa susunod na hostel. Pero malayo siya dito, so doon ako sa mismong city center. Pero sa totoo lang, nakabook na ako ng isang linggo pero hindi ako nagtagal. Kailangan ko na rin lumipat ng ibang hostel para siguradong ma-secure ko ang mga gamit at mas komportable na hostel na nilipatan ko. So mga gilagits, confirm at nag-early check-out ako kasi dapat talaga mag-check-out ako hanggang last day ko dito sa Bangkok. Pero dahil meron na ako nakikita ng mga potential na mga negative side, syempre, una sa lahat, yung gamit ko, kasi ito yung kinabubuhay ko. Dahil sa totoo lang kasi, dinadala ko yung mga gamit ko maliban dito sa maleta, hawak ko. Mas okay yung sigurado at secure yung gamit kapag magpunta kayo mga transient or mga hostel. Pero hindi naman lahat ng hostel is hindi ligtas sa mga gamit. Mas mabuti talaga maging mamadyag. Hindi masama makipagkaibigan, pero titignan pa rin natin yung mga kinikilos natin or mga kinikilos nila para sigurado lang. So hindi namin ibig sabihin na discrimination or what. Pero mas mahalaga pa rin yung kaligtasan. Panilikurado. So confirm at lilipad na ako sa kabilang hostel. So thank you so much po sa mga gilagis natin dyan. And maraming salamat sa mga kababayan natin na nagpaalala, gumabay sa akin dito sa Thailand. Okay, so, may nabuk ka na? Yes, meron na tayong mura lang. 241. VIP siya. VIP member. Check-in na pa. 212. Sa Nesong. Pesina. Mali, 532 lang.
Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko sa Thailand na tinulungan ako maghanap ng sulit at mas komportable ng hostel. So, ayun na nga, tinulungan na ako maghanap ng hostel na matutuluyan ko. At ito ay magiging safe para sa aking mga gamit ko. Ang masasabi ko talaga ay sobrang mura ang rate at takalis ito sa mga sikat na booking sites. Pero nadadala ito ng marketing kaya naging dahilan kung bakit marami pa rin nakabook sa hostel na ito. Siguro kailangan talaga malinis yung facility nila at dapat may sarili silang locker para sa mga importanteng gamit. Dapat talaga ay may sariling susi at sariling panglock at hindi galing sa kanila para manigurado bilang pag-care sa mga turista na magbubook sa hostel na ito. Dapat talaga magtaas sila ng rate na pang low budget para mas may pupa ang kanilang facilities at amenities at pati na rin sa maintenance. Bilang solo traveler, kailangan talaga na mas maging komportable ang hinahanap ko kahit medyo mura. Hindi ibig sabihin na naninira ako dahil sa mga nakikita ko, pero nagpakatotoo ako at pwede maging positibo para ma-improve pa nila. Siguro life lessons para sa akin ay hindi dapat maselan at maarte, pero kailangan pa rin maging practical at intindin pa rin ang kaligtasan para sa sarili. Ang mahalaga ay ma-enjoy ang aking bakasyon at gumawa ng mga storya para sa inyo. Hindi masama magtipid pero minsan kailangan talaga maging practical lalo na kung solo traveler ka. Kaya nag-take ako ng risk at opportunity bilang content creator. Di man ako sikat pero dadating din tayo dyan. Kaya maganda talaga na magawa ng paraan as a budget traveler kung paano ako makasurvive. Kaya kung kaya ko, kaya nyo rin yan at malampasan natin ang ating pagsubok. Kahit papano, masaya talaga ang aking adventure, pero marami pa akong ikukwento sa inyo tungkol sa aking adventure sa Thailand. Patikim pa lang ito. Kaya mga gilagits, abangan nyo ang aking Thailand series. So, thank you so much mga gilagits. At dito nagtatapos ang aking storya. See you on my next story.